Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat mga chikoy. Alright sa inyo and hopefully ay safe kayo sa araw na ito. At the same time naman ay magtitingin tayo ng mga katarantaduan ulit mula sa mga sa ABS-CBN na gawa ng mga tao. Lately may lumabas na naman na issue or nagtrend na naman sila Mr. Coco Martin and si Miss or Mrs. Kim Chiu. Ngayon kalimutan ko kung kasal si Miss Kim Chiu. Basta si Kim Chiu abot sa pahayag nila dun sa pag-shutdown mismo sa ABS-CBN. At dahil doon, marami nagkaroon ng mga memes at hanggang ayon siguro like panlimang araw na to. Hindi, ewan ko pang ilang araw na ngayon yung pagsasara ng ABS-CBN, nakalimutan ko na. Pero anyway guys, sinatid ko ng mga katarantaduan na maginawa ng mga tao at hopefully ay mag-enjoy kayo. At ibigyan ko kayo ng konting aral o kaalaman tungkol din dito at kung bakit ano yung dapat nyong isaisip habang nagkakaroon tayo ng ganitong klase ng mga arguments or issue. TV Patrol sa YouTube and this. Okay. Sure, why not? Pag sinabi kasi nating sarado, dapat sarado lahat. Kaso kasi, mukhang INTC pinasarado lang nila yung franchise ng ABS-CBN. So, hindi apektado ata yung sa mga YouTube at sa Facebook. Natatawa talaga sa meme na to. Ang galing eh. Madam Charo reading the letter from NTC. Yung reaction ni Ma'am Charo dito, yung alam yung feeling na patay tayo dito. Parang ganun yung labas eh. ABS-CBN versus GMA. For the memes, lumaban kay ABS ha, ayoko manood ng ganito. Jajok lang. Alam mo yung feeling na ano talaga yun, no? Like, mostly kasi sa mga workers sa, ano, dito sa Pilipinas, mostly is underpaid. Sabi natin, hindi sapat yung binabayad sa kanila. Lalo na yung mga animators sa ABS-CBN. Karoon ng issue yun eh. Hindi na talaga pinay attention yung issue na yun eh. Shutdown. Sino gumagawa ng mga tong gagaling? Kundo sa gumawa nito, kundo sa'yo to lang, kundo sa'yo. Ano to? Wala lang akong trabaho eh. Ano yung papakain sa pamilya ko? Kahit simple lang ang buhay ko, sabay-sabay kami kumakain ng pamilya ko. At kahit isang king of sardines lang ang pinagsasaluhan namin, masaya kami. Kahit ano man ang narating ko na sa buhay, hindi ko ipagpapalit ang sardines na nakasanayan ko. Ah! Robert Wild, bakit ka sumulpot? Puta rin, sa tatawa na ako eh. Naktanteteng naman, no? Coco Martin naman, bakit kasi? Bakit? Ano kasi ginawa mo? Ba't ganun kasi nangyari? Ano ba yan? next tayo. Mamaya natin pag-uusapan yung tungkol dyan. Okay, next muna tayo. Gusto niyo bang ipa-stop ko na rin ang Mobile Legend? Sige na. Ang dami na sirang buhay dahil dyan eh. Joke lang ha. Joke lang yun. Tinawagan namin yung PLDT kasi super slow ng wifi namin. Pero di daw nila ma-check yung account namin kasi ang bagal din daw ng wifi nila. Putang ina, ano na. Alam mo, I'm not gonna lie, pero I think sa Pilipinas lang ata yung ganitong klase ng case when it comes to internet providers. Parang pakiramdam ko lang sa Pilipinas ang ganito. Kasi ibang bansa hindi naman eh. ABS-CBN shutdown, ipinag-utos na ng NTC. Mga bumili ng TV Plus. O nga, may nakita rin ako mga video. Yung alam mo yung nagsara sila na binagsak nila yung mga ano, yung mga TV, binato-bato nila. Sabi ko, bakit yung sinira yung TV? Pwede naman kayo magpakabit ng Cat B or anything na pwede nyo pang magamit yung TV nyo. Bakit yung kailangan sirain yung TV nyo? TV Plus lang naman yung black box lang naman yung dapat yung sirain. O, wala dapat kayong dapat sirain ha? Wala dapat kayong sisirain dun. Kasi, temporary lang din naman yan eh. Ano ba yan? Yung frequency lang naman kasi ng channel 2 mismo yung nawala sa TV. Ano ba yan? Ba't ganun? Law of classroom. Ah, Miss Kim Chiu, naging katatawa ng katuloy dahil sa nagsabi mo, ano ba yan? Si Mr. Coco, drama. Si Miss Kim Chiu, comedy. Bakit ABS-CBN pa nawala? Pwede naman Wattpad. Patayin muna tayo, ayoko malungkot GF ko tol. Dun sa app na lang siya sumasaya, gusto mo pa mawala. Kawawa ka naman, sa Wattpad siya sumasaya, hindi sa'yo. Oh! Jesus Christ! Yun tol, sigurado ako hindi ka na magko-comment for couple of days pag na-comment sa kanya yan. Patay tayo dyan, Brad. Moving on! NTC, ABS-CBN, mga artista, YouTube. Ayun na, so bali dahil lumipat na sa YouTube yung mga iba, nagkakaroon na tayo ng mga content creator na puro hey guys lang sa mga vlogs nila pero nagkakakuha ng million of views. Para-paraan lang din para kumita ka. So, alam mo yung angle na dahil sa dami-dami ng mga pumupunta mga content creator na artista sa YouTube. Mas marami ngayon yung nagiging toxic sa content creator. Hindi ko sinasabing toxic yung mga artista na nagagawa ng YouTube ha, or gumagawa ng mga YouTube videos. Ang point ko lang kasi dito,
dahil sa ganun, puro mema vlogs na lang yung mga nagagawa ng mga iba, ganun. Kasi syempre may fandom na rin sila, may exposure na rin sila, may clout na sa mga ibang platforma. So, okay sa establishment. Madali na sa kanila na mag-adjust pagdating sa mga ganitong klase ng mga gawain din. Kasi, ang kawawa lang kasi dito yung mga creator na pinaghirapan nila yung channel na over the years, ganun. Tapos yung mga ibang artista, pupunta sa YouTube, tapos mga ilang araw, naka-million of subscribers na kagad. Yung mga ganun. Ang unfair tignan. Yes to ABS-CBN shutdown, DDS. Normal person, why? Politics, layo tayo dyan. Layo tayo sa politics. Ito yung politics, tabi natin yan, tulak natin yan palayo, okay? Huwag tayo dyan. Cardo, 3 days up to ABS-CBN shutdown. Okay, 3 days pa lang pala. Anong papakain ko sa pamilya ko? Tapamilya ko, no? Ako na work, no pay for 2 months. Di pa qualified sa SAP ng DSWD. Yes, yun na nga yung point eh. Naging ignorante talaga si Coco Martin sa sinabi niya sa mga sa video na yun eh. Natawa talaga ako nung lilabas yung video na yun eh. Tingnan natin kung ano yung sa video mismo ito. Ano yung papakain sa pamilya ko? Kapag ang pamilya ko pinante, kahit sino ka pa, lalaban ako ng patayan sa'yo kahit patayin mo pa. Tinarantado na tayo eh. Kinuha na yung bahay natin eh. Sa palimik nyo, kung ano yung nawala sa atin? Kasi kung lahat tayo mananimik, aabusuhin tayo niyan para tayong batang kinutongan. At pagkatapos pag nagkita kayo, ano yung expect mo? Huwag nyo papansinin yung background music ah. Huwag kayo maawa sa video na to. Okay? Point ko na sa inyo, huwag kayo maawa sa video na to. Parang galit na galit po ako. Ano klaseng tao to? Sa gitna ng pandemya, sa gitna na nangyayari sa ating bansa, naunin nyo pang isipin, ipasara ang ABS-CBN bago kaysa tugunan ang lahat ng pangangailangan ng ating bansa. Okay. So wait lang ha. Okay, sa mga sasabihin ko dito ay opinion ko lang to at hindi to yung rule of thumb o sabihin natin ay yung tama agad. Discussion na to para sa inyo para at paano matutunan kayo dito sa video na to. Pero syempre, nag-research at gumamit ako ng critical at logical thinking para ma-discuss to sa inyo ha. Una sa lahat, hindi mo pwedeng sabihin na ano ipapakain ko sa pamilya ko. Paano yung mga tao o pamilya na dalawang buwan nang walang trabaho. No work, no pay, di ba? Ilang araw pa lang nagsarado yung ABS-CBN eh. At sa tagal-tagal niyong naging artista, at sabihin natin itong probinsyano ha, mahigit ilang taon na to, maski piso ba wala kang naipon dun? Wala bang naipon yung mga artista sa probinsyano? Kasi nabalitaan ko, sobra-sobra pa doon yung mga binabayad sa inyo, kahit voice acting lang daw eh. Mayroon nagreklamo ng mga animator sa ABS-CBN na nag-voice acting lang doon yung mga artista, sobra-sobra doon yung bayad, samantala sila yung mga nag-animate or mga ibang artist doon. Asing artist sa kasi lahat ng mga nagtatrabaho, mga mapa-animator yan or ano pa man, artist yung mga yan, ha? Sila, underpaid pa sila, hindi pa sila binabayaran ng tama. Ano yun, di ba? Nasasabihin nyo, ano yung mapapakain sa pamilya, naghihirap kayo. Yung mga salitaan kasi ni Mr. Coco dito, yung parang siyang pang-probinsyano eh. Nakita ko rin kasi sa comment section niya na baka daw nakakalimutan niya daw na hindi nagki-taping. Dito sa video na to, naging cringy si Mr. Coco dahil nagiging try hard siya na maging matapang. Pero ako nagsasabi sa inyo ha, na hindi ito yung halimbawa para magmukha kang matapang at matakot yung mga tao sa'yo or sabi natin kampihan ka. Magpaawa, oo, pwede pa kasi artista naman to eh. Kita nyo naman kung paano siya magano, ramdam ko na yung pagka-artista niya, nagagamit niya talaga eh. Pero the thing is, ginagamit ng mga artista yung 11,000 na empleyado sa kumpanya, pati yung ABS-CBN, para makuha nila yung tao at kumampi sa kanila, para nagiging banwagon tayo dito. Sabihin na natin, yung popular opinion, okay? Pero ang problema kasi, hindi mo pwedeng gamitin ang emotion mo when it comes to politics or arguments. Kasi, syempre sa korte gaganapin ang hearing para malaman kung sino yung tama, di ba? Kunyari, may nag-aaway yung dalawang side. So dapat sa korte tayo para malaman or kung sino yung tama. At syempre sa korte, hindi mo pwedeng gamitin ang appeal to emotion o yung emotion mo. Kasi gagamitin mo dun is papel. O sabihin natin proofs para manalo yung isang side sa argument o sa laban. Hindi mo pwedeng gamitin yung appeal to emotion kasi walang magagawa yan. Nasa politics tayo, papel ang gagamitin natin dyan. Kumbaga kasi ginagamit nila yung emotion ng tao para kumampi sa kanila. Samantalang wala naman magagawa. Yung syempre, sige, marami naman kakampi sa inyo dahil syempre may mga taong may idol sa inyo. Syempre may mga kakampi dun. Syempre nakita mo yung artista mong ganun, syempre kakampi ka dun. Pero problema kasi dito, it's not gonna work that way. Hindi ganun mag-work dito eh. Samantala sila may mga ipon yung mga yan, ha? Ganun. Tsaka dapat kung sarado talaga yan, dapat lahat sarado. Mapa YouTube, mapa Facebook. Hindi eh. Meron pa sa Facebook, sa YouTube, di ba?
Kumbaga, ang sarado lang dito, yung channel mismo, yung frequency sa channel nila, yung channel 2. Nanalabuan rin ako na maniwala sa 11,000 yung nawala ng trabaho. Meron pa rin sa Facebook at YouTube eh. Siyempre, may mga nagtatrabaho pa dyan, pa rin, okay? Yung mga nawalan dyan siguro, yung mga janitor, yung mga taga-abot ng ganito, deliveryman, or sabihin natin yung mga security guard, yung mga sa mga cafeteria, yung mga nagluluto ng mga pagkain dyan, and more. Pero yung mga nasa higher position kaysa sa mga nabanggit ko, may mga trabaho pa rin yung mga yan, tuloy pa rin sila. Sabi daw, mahigit 4,407 o 1 ang ata yung ano, hindi ko sure yun ha, isa-search yun na lang. Mahigit 4,000 lang ang nawalan ng trabaho. Hindi 11,000. Kumbaga, doon natin makikita na ginagamit talaga na yung 11,000 para talaga makuha yung emosyon ng tao para kumampi sa kanila. At kung mahal ng kumpanya nito yung mga tauhan niya, yung mga yung 11,000 na yun, kung mahal talaga ng kumpanya yan, simula pa lang sa una, gagawin ng kumpanya ang lahat para sa mga trabahador nila. Para ma-equip nila yung mga tauhan nila. Kasi kung mahal nila yung tauhan nila, hindi mangyayari yung ganito eh. Sa simula pa lang eh. Sasabihin nyo, paano ngayon sa mga epidemya? Hindi. Sa simula pa lang, kung mahal nyo talaga yung mga trabahador nyo, hindi maghihirap yung mga empleyado nyo. Kay Mr. Coco kasi, ignorance ang lumabas. Kay Miss Kim Chu naman, which is, ito yung kay Miss Kim Chu eh. Kinwestiyon talaga ng sambayan. As in, lahat talaga ng tao kinwestiyon talaga. Ito, sa classroom may batas, bawal lumabas. O bawal lumabas, pero pag sinabi, pag nag-comply ka na bawal na lumabas pero may ginawa ka sa pinagbabawal nila, inaayos mo yung loob ng classroom nyo at isinabit mo ulit ay pwede na palang ikaw lumabas. Nawalan talaga ako ng brain cells dito. Talagang inisip ko talaga, teka, ano bang gusto mong ipahiwatig dito? Kasi naguluhan talaga ako. Pati ikaw, nagkaroon ka ng misunderstanding dito, Miss Kim Chu. May nakita ako sa Facebook and Twitter na nag-post ka ulit na nag-sorry ka. At sinabi mo rin na maski daw ikaw ay naguluhan sa sinabi mo. And dahil doon, lumabas na nagkaroon tayo ng comedy dito. Ito yung mga opinion ko. At syempre, YouTuber lang naman ako. Ano naman palag ko sa mga yan? Kasi kapag sinugod ako ng mga umiidolo dyan or ng mga ito, patay ako dito. Pero I'm just stating the perspective na nakikita ako at nakikita ng nakakarami. Kasi nga, yun yung nakikita nila. So, ini-state ko kung ano yung nakikita ng mga tao. Anyway, that's enough. Move on na tayo sa mga nakakatawang katarantaduhan. At stop na tayo sa politics dahil napaka haba na or napaka dugo na sa ilong ng mga sinabi ko. Ano to? Putting virginity as a big deal in relationship is immaturity. I promise myself to give my virginity to my future husband. That's why I'm always using condoms. Anak ng putyang kabobohan talaga. Ito sinasabi ko sa inyo last time, yung GMAB like na nakangiti sa likod ng maskara pero umiiyak sa harapan ng maskara. Who knows? Pero nagkaroon din natin ng balita, nagkaroon ng shares ang GMA sa ABS-CBN kaya stonks na nangyari sa kanila eh. Yung kakapirma mo palang sa kontrata tapos bigla nagsaradong ABS-CBN. Oh my god, Miss Ivana. Alam nga pala no. Meron nga pala nabalitaan ko to. At si Kim Cho nagpatunay na mahirap kayong intindihin mga babae. Loob classroom? Ano na namang, Facebook thoughts to mga to, ha? Ano, bakit Itlog Gaming na ba yung next dyan? Nagtantating naman, no? I'm watching a gameplay right now, but exactly I'm watching strategy marketing. You know what I mean? I know what you mean. Alam mo, papamura ka na sa tarantaduhan, eh. Nagkasalanan din kami. Nagkamali kami. Sorry for that. See you next season, mga kapamilya. Aminin natin na nagkaroon talaga tayo ng kasalanan. Nagkaroon na rin naman ng mga proofs na may kasalanan talagang ABS-CBN na kay Duterte. Kaya ako pinasarado rin ni Duterte to. Kasi hindi rin pwede ilip ng NTC to. Kasi pa nag-lip din ng NTC, automatically, sasabihin, babayas ang NTC. Titirahin ngayon ni Duterte yun. May procedure tayong susundin. Random streamer, Filipinos. Pa-shoutout po. Tigilan nyo kasi yung mga pa-shoutout nyo, ha? Nagtanteteng naman eh. Shoutout lang ba hinahabol nyo sa mga streamers o sa mga content creator? Nakakabobo tol, nakakabobo. Pag-usapan natin sa mga next video, ha? May nagawa na akong video tungkol dyan eh. Kaya baka medyo may kita nyo, hindi pa akong gupit dun. Hindi pa ako gagawang gupit dun. Tignan, lalaki nagpatato ng ABS-CBN program sa mukha at ulo. Walang magagawa eh. Yung side na meme dito, nakakatawa. Pero yung kabilang side dito na about sa logical, wala magagawa yan. Anyway guys, hopefully ay nag-enjoy kayo dito. At sana naman ay may natutunan kayo tungkol dito sa ABS-CBN na tingin dito. At natutuwa kayo sa mga memes na pinakita ko sa inyo. Ang dami na kasing katarantaduhan ngayon at ang daming na dadala ng emotion nila. Please lang payo ko sa inyo, huwag kayo magpadala sa emotion ha.
Huwag kayong magpapadala sa emotion kasi walang magagawa yung emotion nyo. Dahil when it comes to korte, when it comes to hearing, politics, papel, proofs ang ginagamit, hindi emotion. Pag ginamit mo yung emotion as an argument, talo ka na simula pa lang. And also, kapag makikipag-argument kayo, tirahin nyo yung binigay niya ng argument. Hindi yung magbibigay kayo ng panibagong argument, tas napakalayo sa sinabi ng isa. Or yung isa nag-open mismo ng argument. Yun lang. Thank you so much. Ingat kayo palagi. And as always, mag-alcohol kayo at wag lalabas-labas. Okay? Thank you so much. Ingat kayo palagi. Babush.